friends, tapos na ako sa pag-grocery ko. So, uwian na. And dahil sa empty bat ako sa empty bat ako sa GoPro, kaya ito na lang. Yan friends, dyan ako napunta. Malawak Shan Stall. Malawak may arcade. Grocery, magsusuot pa ako ng ganito para sure na hindi pa ako ma-slide kasi medyo mahaba-haba ang pakaran ko yung gagawin ko today. Mabuti na po yung sigurado kaya may ganyan. Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, samahan niyo po ako friends kasi ako po ay mag-grocery. At hindi po to malapit na grocery store yung pupuntahan ko. Kasi yung malapit na grocery store dito ay 3 minutes walk lang from my place. Ngayon po, yung pupuntahan natin ay approximately 45 minutes walk. Friends, yeah. Napagtanto kong mag-vlog para parang nakapamasyal na din kayo sa Shein sa pamamagitan ng vlog post na to. Ayan friends, kung mapapansin nyo, ang place kung saan ako nakatira ay maraming mga kahoy. In short, wala po ako sa Centrum. Hindi po ako sa center, sa city center nakatira. At kaya po ako pupunta ng city center para mag-grocery. Kasi gagamitin ko po yung card na binigay sa akin as premium last year nung nanalo ako ng photo contest. Kasi naalala niyo po friends, last year nanalo ako na first prize ng photo contest dito sa Shein. Shein B means Shein City. At ang card na yon na naglalaman ng 1,500 kroner ay gagamit ko lang doon sa Centrum. So, hindi ko talagang umasyal ng Centrum para magamit ko to. Yan friends, so simula last year until now hindi ako masyadong nagpupunta ng Centrum kaya hindi ko siya nagamit. Kaya almost a year na kaya hindi ko talaga siyang gamitin kasi sayang naman mag-expire. Tsaka hindi naman lahat nabibigyan lang ng 1,500 ng ganun-ganun lang, di ba? So malaking bawas po 'yan sa budget ko. Yung i-grocery ko ng 1,500. Actually po, yung card na 'yon, hindi lang 'yun sa grocery store pwedeng gamitin, pwedeng sa restaurants, spa, basta madami po. Basta doon sa Centrum ng mga tindahan, nagagamit talaga yun. Ba't ibang, hindi lang tindahan. Kaya nga sabi ko spa, example, magpagupit ka, whatever, pagandag. Pwede mong gamit, or sa hotel, pwede mo rin mong gamit yun. Pero doon lang talaga sa city center. Kaya, gusto ko kayong bitbitin habang ginagawa ko to, para makapasyal kayo. So ngayon friends, andito na tayo sa hospital compound. Wala po kasing dito, hindi uso yung ang tawag nito. Mga ang tawag yan, fence. Mali pala ako. Ngayon friends, kaya ako nakaganyan, nakabrooder kasi yan. Wala po yung mga bato-bato. Ano talaga yan? Ice. Kaya hindi talaga magsuot ng ganito. Dito sa hospital compound, hindi lang siya purely hospital. Ayan, kung mapapansin niyo dito, kabilang banda. Ano ba ito? Nag-slide naman yung friends. Sunglasses. Kung mapapansin niyo dito, mayroong daycare center dito sa hospital compound. Kasi malawak po ito. Isang barangay. Ang tawang, ano dito? Ang estudyante. Sa
daycare center ay mga anak ng mga hospital workers lang din. Susuot ko po friends yung camera. Kaya nakaganito ako para hindi masyadong halata na nag-video pala ako. Lalo na pag sa grocery para hindi naman ilang yung mga tao. So, mas maganda na isinusuot yung camera. Kasi nakatutok sa akin, di ba? Ayan, friends. Nasa hospital compound pa din tayo. Update. And papunta tayo sa grocery store sa Centrum. I hope hindi pa ma-empty ba itong battery na to. Kasi nag-charge ako kanina, friends, ng dalawang extra batteries. Pero naiwan ko naman. Very good. Kabalik tara ng very good. Kasi kalimutan eh. Close ko muna yung ano ko. Yung jacket. So, nakikita niyo sa shadow, meron po ako dala-dalang umbrella bag. Ibig sabihin, yung guyod-guyod in the side. Diyan po sa kabila na yan, malawak pa po yan, part pa din ng hospital, hanggang dyan. At makikita nyo po, meron sa gitna ng hospital, ay merong mga dumadaan, mga cars, merong daanan, di ba? Pero, may daanan po kami sa ilalim ng karsada na yan, na hindi kailangan magpunta dito sa labas. Connected po ng tunnel. Kung pansin nyo, friends, walang traffic light.
Diyan. May hospital. Ano niya? Ano lang siya? Roundabout. Tapos, pag may gustong magpunta sa kabilang side ng daanan, pinapauna talaga yung pedestrian. Isang malaking shopping area. Simula ilang blocks po ito. Simula at dito. Malaking area, malawak na area. Shopping area. From this place, Oro Place. Malawak ko po 'yan, shopping area, pero hindi pa ako dito magbibili ng grocery. Itong Oro Place ko mismo ay mga dry goods. Pero hindi po ako dyan bibili. Kasi sabi ko nga, yung card na gagamitin ko today ay applicable lang sa Centrum. Hindi dito sa place kung saan malapit sa place ko. So, mag-shirt ka tayo dito sa shopping area na to. Kasi pag doon tayo sa main road, malapit na daan. Malayo talaga siya. So, ang gagawin natin, friends, mag-shirt ka tayo. Snow, babundok, tapos yung daanan may mga ice. Tingin yung parang bako-bako yan, mga ice yan, friends. Lalagyan lang ng sand para huwag mag-slide yung mga tao tsaka sasakyan. Yan. Ito, friends, ang place na to, lawak din to siya, tawag Hercules shopping area din to siya. Diyan. Dito. Basta malawak to na place. Parang isang barangay. Pero hindi tayo dito. Mag-grocery. Ibang place. Doon sa Centrum. Ayan, kasi magigitan nyo. Meron talagang pasaway din dito sa Norway. Nagalagay ng mga pasura nito sa gilid. Pero kukunti lang. Hindi tulad sa Pilipinas. Tapos hindi uso dito yung mga basurero. Kaya yung mag-pick up na mga basura na yan, mga volunteers lang din. Yan. Medyo maingay po yung shoes ko kasi nilagyan ko siya ng brooder. Tapos naamaan siya sa sand. Hirap talaga maglakad pag walang brooder. Kita niyo yung lalaki, para siyang nag-skate. Gaya na sinabi ko, friends, malawak talaga tong Hercules. Yung main Hercules doon, pero ito part na to ng Hercules. Malawak ito na area. Mag-shortcut lang tayo dito. Yung pupuntahan ko, friends, sa Centrum, kaya matusan din, kagaya nyan. Pero, ito kasi dito, hindi pa to Centrum, kaya hindi to included doon sa, ano, pwede ko paggamitan ng card.
hindi tayo papasok dyan sa main Hercules building. Dito tayo sa likod dadaan, friends, kasi nga papunta tayo ng sentro. So ewan ko kung merong ano dito, tingnan natin kung merong space palabas. Hindi ako sure kasi parang inano nila, greenhouse nila eh. Tingnan natin, friends, parang close talaga. Oy, walang daanan. Hindi, parang daanan po. Kailangan ko talagang may lumilbot, friends, kasi hindi makadaan eh. Can I kick Komiya ng dar? Hindi rin alam ng driver kung pwede bang dumaan doon. So, dahil ayaw ko nang tanggalin yung brother sa shoes ko, pupunta sa front tayo ng Hercules dadaan, friends. Sana hindi pa maubos ang battery hanggang dumating ng Centrum, no? Kasi medyo napalayo tayo. Kasi akala ko pwede mag-shortcut doon. Ayan, makikita nyo yung mga daanan. Merong may mga bato-bato naman, pero hindi sigurado na secured ka na magkakad. Maganda talaga masuot ng brooder para sigurado makalakad sa ice, ibabaw ng ice. Front ng block na to, kasi so doon sa kabilang block mag-ano naman tayo, turn na naman tayo, hoping na hindi nila pinose. Kasi kung alam ko lang na naka-close, doon na lang tayo sa likod talaga, sa may hospital tayo dumaan, pero sa likod ng Hercules. Ayan yung friends, kabundok mga ice. Ang hirap nito daw maglakad kung hindi ako nakabrooder kasi ice yun, tapos yung bato nasa ilalim.
kung anong gagawin niya, kung kandala niya ng mga eyes, whatever, ang daanan ng mga tao. Kasi yung daanan ko sa Ken Friends, meron yung heater eh. Makita niyo oh. Kasi yung ano talaga. Okay yung daanan ng cars. Kasi may heater yan sa ilalim. Yung daanan ng mga tao lang ang wala. So makikita nyo sa kabila, ano pa din yan, part pa din ng shopping area. Shopping area pa din yan sa kabila, friends. Ito, main building ng Hercules. Ayaw talaga pag doon ako sa main road. Mag-bye-bye. Meron na daanan ng mga tao, friends. Iba yung daanan ng tao, ibang daanan ng mga sasakyan. Pero malayo. Pag mag-bye-bye ako kung ano yung dinadaanan ng mga cars. Kaya gusto kong ang shortcut. Ito na naman tayo, friends. Ito na naman tayo sa kabila side. Yan, pinos nila, friends, kasi tatayuan nila ng apartments dyan. Hercules Park. Na connected sa mall. Merong ano sa ilalim. Nalagyan nila ng daanan sa ilalim para kahit winter, hindi na nila kailangan na magpunta sa ibabaw. Buti na lang open dito. Diyan tayo pupunta sa kabila, friends. Doon yung sentrum. Doon sa kabila. So, medyo walay-loy talagang lakaran to. Hindi naman yung nakikita niyo mga apartments yan. Yan mga apartments. Tapos doon din tayo mag-shortcut dyan. Shortcut tayo sa mga apartments din. Kasi hindi tayo magbabaybay sa main road. Apartments na malapit dito sa ilog. Mahal talaga siya, friends. Yan. Diyan. Tapos mga yung dadaanan natin. Mamahal sila ng apartments. Kumpara dun sa place kung saan ako nakatira. Or yung main reason ko ba't dun ako nakatira ay 5 minutes walk lang punta sa work. Neighbor ko lang yung workplace ko. Yun dun ako nakatira.
pero yung place to friends, kahit kampura mo naman yung price ng isang apartment, tapos doon sa place na mas malayo pa sa Sandrum, yung hindi mo malalakad, mahal na din siya. Kasi sa isang maliit na apartment, ang presyo niya ay isang bahay na, na malayo sa Sandrum. Ganun. So, hindi mo masasabing isang tao nakatira na maliit na apartment pero nasa Sandrum, makumpara mo sa ibang tao nakatira sa malaking bahay na malayo sa sentro. Tingnan niyo friends, oh, meron mga keys na ilalagyan nila dito. Parang sa ano lang, Paris. Yung bridge, nilagyan ang mga keys. Ganyan, ganyan ginawa nila dito. Itong bridge na to, ang dumadaan ay mga tao lang at saka yung nagbabike. Walang sasakyan na dadaan dito. Iba yung road ng sasakyan. Kaya safe na safe talaga mag-walking dito sa Norway kasi may allocated na mga daanan talaga na para lang sa mga tao. Dadaan. Doon ako sa main road tapos dito ako lalaba kasi may laman na yung bag ko, mahihirapan ako doon sa stairs. Ngayon na walang laman yung bag, pwede akong dumaan sa may stairs, so dito tayo dadaan. Sinasabi ko lang sa inyo kasi mamaya hindi na ako makapag video. So ayan friends, nag-construct niya sila ng apartment sa lapit sa ilog. So next time, mapupuno talaga ito ng apartments dito. Relaxing din naman tingnan pag yung neighbor mo ay ilog, diba? Doon sa amin, sa place kung saan ako nakatira, makikita mo mga kahoy, punong kahoy. Pero hindi pa yung bundok, friends. Malayo pa yung bundok dito. Nasa Kapatagan pa rin ako nakatira, pero madami na siyang kahoy kasi ano yun, malapit sa Queen's Park. Parang nature park ng Sheehan. Madami kasi nature park ang Sheehan. Isa yun sa mga nature park. So, kapasensyahan nyo na ang ingay ng sapatos ko kasi na, may brooder. Crunching, crunchy talaga, friends. So mamaya hindi ako dadaan dito. Pauwi. Yung daanan ko mamaya. Yung parang boat na building dyan. Na pag nag-ice-ice na dito. Maraming naliligo. Okay. Kasi parang boat na building na yan ay may heater yung friends. So, nadadive sila dyan sa river. Pagkatapos, pupunta sa heated room.
yun yung mga nila dito nakagawian. Nagsiswim sila sa malamig na water. Minsan naghuhukay sila sa river pag wala talagang maliguan. Naghuhukay nila tapos nilulubog sila doon. Meron din sa kabila, friends. Yung point ko mamaya, meron din doon heated room. Isa din din sa malapit na pinagadive nila tapos nagpunta sa heated room. So, may heated room doon. Hindi yan for free. Kailangan magbayad. Parang may ano din siya, ilang capacity. Maximum capacity. Ilan yung pwedeng max people na pwedeng pumasok sa heated room. Yung sinasabi kong stairs. Okay, hindi ako dadaan dito mamaya. Kasi mahihirapan ako. Dati nag-vlog ako na mabigbit akong ito din, ito yung trailer bag na may laman ng grocery. As in, nahirapan talaga ako, friends. Sobrang nahirapan. Kaya doon lang talaga ako sa taas. Dadaan next time. Makikita nyo sa taas road. Kilala yung kasalubong mong friends. Pwede ka mag-hi. Siyang mga sumasala. May part na sumasala. Nakikita nyo itim talaga ang road kasi combination siya na dust, snow, at saka sand. Parang maliliit na grabita, gravels. Ganyan. Tsaka asin. Patunaw na ang snow. Makikita nyo na may count kung ilang bicycles for today at saka last year ang dumadaan dito, dumaan at dumadaan. Tapos may free din na ganyan, oh, pampahangin. Kasi dito in-encourage talaga, friends, na maglakad-lakad ang mga tao. Pero
naman dito, friends. Paminsan-minsan lang po nangyayari. Paminsan-minsan ko lang madaanan na nag-open yung road. Kaya may nakalagay siya, stop, red, red, blink, brew opening. May nakalagay dyan, friends. Ibig sabihin, stop ka pag red, may mag-blink ng red light. Nakalagay dyan. Kasi mag-open tong road na to pag may dumadaan na barko. So, tingin niya, mayroong under construction ngayon doon sa Shein, o nag-book, ano siya. So, yan, area na yan. Yan yung Shein Centrum. So, naglakad ako punta dito para lang makapag-grocery. Para magamit ko yung card ko. Simula kanina, friends, wala kayong gigit ang taong mag-mask kasi pag outdoor hindi kailangan mag-mask dito. Actually, yung mag-mask sa indoor within pandemic time, simula hindi talaga ano, mask na mag-mask indoor sa lahat ng oras. Meron lang months na sinasabing mask, meron mas maraming mask na hindi mask. Sa ngayon, mas talaga mag-mas sa indoor. Gusto kong sabihin na indoor, friends, yung may mga tao, public place, like grocery. Malapit na tayo sa Arcaden. Yung shopping area na pupuntahan ko, ang pangalan ay Arcaden. Tapos merong Rematusen doon. Doon ako sa Rematusen na nag-grocery. So, dalawang Rematusen ang malapit sa place ko. Isa ay 3 minutes walk from my place. Ang isa naman ay approximately 15 minutes walk. Pero hindi tayo nag-grocery doon kasi hindi nga applicable yung ano ko, Shein Bicort. So, hindi ko mapunta dito para mag-grocery. Actually, first time ko mag-grocery dito, friends. Totoo lang. Kasi lang na talaga ako sa malapit na mag-grocery. Hindi dito. Ngayon lang, kasi gagamitin ko yung card. Kasi sayang na kung baka mag-expire lang. Hindi naman lahat nabibigyan ng chance, nabibigyan ng ganyan. Ano? 1,500 kronet. Actually, this year, sumali na naman ako sa photo contest. Yung panalo ay 500 kronet lang. Pero, malaki na din yun, friends. 500 kronet. Pang 1 week grocery na yun. Yan, friends. So tayo ay pupunta sa kabilang side kasi itong area na ito din. Kita nga, Rematusen dyan ako pupunta. Sa sentrum kasi super lawak ng ano dito, shopping area, ilang blocks. Ayan, dahil
safe na ako dito. Need ko nang kunin yung brodel sa shoes ko. Pwede naman talaga ako bumili ng mga damit, di ba pa? Pero why spend so once friends? Kung pwede ko naman gamitin sa needs ko. Can you see that then, eh? Thank you.
and shit. Huh? You can brook she and B court har exam. Huh? She and B court. She. She and B court. There are some young men there, isn't it? There's one kilo. Daddy. Yeah. You can look at the hair, Kasan, for a bit. Rude, eh? That's a thing of the Hare. Huh? That's a thing of the Hare. That's a thing of the Hare. I'm going to buy this car first. But this store there, at you can look at the hair. Yeah, that's what I'm talking about. I'm going to buy this car. Need ko mag-ask friends to make sure na magagamit ko talaga. Unche, you can brook it dip for betale kasan? Yeah. So, magagamit talaga dito sa grocery na to. Tingin ko pala yung app ko, friends. So, sila dito sa yung mga grocery dito, meron sila mga app. Tingnan ko kung ano yung ma-discount ako. Toilet papier. Toilet papier lang daw. Need to clean ng mga plastic para sa baonan. Ayun. Limihan na. Apat. Fifty sticker. Ayun, berik her. Nei. Jeg har 70 kroner. Nei, jeg jobber ikke her. At dito, wala na sila kayong bago na yung basket ano nila, pulver. Ay, wala na sila yung, ay, andito. Hindi ako na madaling ganito chance. Solid na yan eh. Mahirap ang tanggalin. Solid na. Ayan. Ano ito ba? Disinfection for plaster. Ano kaya yan? Ba't kaya pwede daw sa lahat? Bibili din ako ng lavender. Gusto kong amoy ng lavender friends kasi relaxing. Kailangan ko ng lotion. Kailangan ko na din yun.
toothpaste din friends. Bili ako ng toothpaste. Pang murang toothpaste lang. Kasi hindi naman tayo maarte. Mura lang. Ano yung mura yun? Kasi nakalagay 1740 lang siya. Yung ibang Colgate mas mahal. Kaso na yun? Ito spinol. Hoy, ba't ang mahal ang spinol nila? 31 lang dun sa kabila. Mahal lang ano nila dito. Bili ako ng, lima siguro, friends. Kasi sandali lang talaga yung isang yan. Sandali lang. Mayroon bagong, mayroon silang bagong product. The Vegan Bear. Diba? Ang cute. Pwede ito pang travel. Ilang ml ba ito? Ay, 50 ml. Pero pwede na din, kasi hanggang 100 ml. Pwede ito pang travel. At kailangan ko ng hand wash. So, hindi naman nakalagay magkano ito. Dati 10 kroner lang to, friends. Yung ganito 10 kroner lang ngayon, 19.90. Ang mahal. Dito tayo sa mura. Dito lang tayo sa mura, friends. Yun talaga dati yung binibili ko. Sobrang mahal, increase na ano. Kasi yung sahod hindi naman nag-increase nang mas ganoon kalaki. Umi-increase nga pero hindi ganoon kalaki. Bili ako ng apat na ganito. My friends, puno na yung basket. Ano pa ba yung bibilhin ko? Ngayon ko lang nakita 7-in-1. Ba't na ganun? First time ko nakakita ng 7-in-1. Pero yung mga shampoo, mga ganito, mga kupro, mga fruit yung gusto ko. Ah, pibili tayo ng panty liners. Dress and leg. Tira 60. Ito yung bilhin ko kasi 60 daw. Tapos isang ganito, imagine mo, sobrang slim. Kasi sa isang shift, dalawa naman yung ginagamit ko. So, itong ganito lang. Is good for 1 month. Siguro so slim. Delivery 60, 40 ni. Oh, 40 ni, 50 kroner pala yan.
So 25 kasi 50% ngayon. Bibiling ko ngayon, friends, hindi talaga yung ginagamit sa kitchen. Tingnan ko pala, meron akong olive oil na dalawa doon. At saka coconut oil. Tingnan pala ako sa meron ako na lamang bago. Yung bibili ako ng manilet. Almonds. Dito ko pa ito, friends. Bibili ako ng madami. Ayan. Ang problema niyan, ang paglagay na naman sa bag. At sa tortilla, favorito ko ito, friends. Chia at almonds, kinakain ko talaga yan araw-araw. Party yan ng buhay ko. Ito. Pero ang ba't naging mahal ang manlet? Naging ganun, hindi pala ako bibili ngayon ng manlet kasi 20 plus lang yan. Ba't naging 38? Yun na lang ko sa malapit, ang mura lang doon. 38, 10 kroner ang kakaibahan. 28 lang yan doon. Ang laki ng kaibahan, friends. Mga chia na lang bilhin ko. Ayan, apat na chia. Limahin ko na siguro na chia. Ayan, friends. Tapos na ako ng grocery. Kung nakikita nyo, punong-puno po yung grocery bag ko. At saka tissue na sa ibabaw. And thankful ako, friends, kasi 1,500 gift card na nalunan ko sa ano sa photo contest last year. Nagamit ko na talaga. And hindi ko inubos, friends, kasi napagtanto ko. Mas maganda din yung ano, hindi ubusin lahat sa grocery, na meron pa rin akong makikita na remembrance sa gift card na yon. Kaya napapasyahan ko, friends, na bumili ng aklat. Kaso nga lang, yung aklat na bibiliin ko, friends, ay not available. Kaya in order pa talaga. So, next week, hindi ko pa din bumalik dito sa city center para balikan yung aklat na in order. Sabi nung, ano, nung taga-bookstore, message lang daw ako, sila na ako ng text message kung available na yung aklat na ano in order ko. Hi-hi! Hi-hi! Duman. Ayun, kung kaya lalakad-lakad ulit tayo pabalik kung saan ko nakatira. Yan, friends, diba? Ang ganda ng city center. Malawak po yung friends. Hindi na po tayo magbibot kasi nabigat po yung bibot. Kaya, ayan. Makita ko na lang kung saan ko ganda. Bakit doon meron madaming wild swans and ducks na naglaboy lang kami. Palangoy lang po. Kasi yung swimming lang. So, uwi na, friends. So, pasensyahan na yung buhok ko kasi ako lang talaga nagka-cut ng hair ko. So, uwi na ng peg kasi tapos na mag-grocery. Don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.